Layla Dilima na muna tayo. Oo. Kulang siguro si Layla Dilima na makantot. Oo. Bakit? Bakit kulang makantot ito? Birin nyo naman. Ah, ang sabi pa naman ni Layla Dilima, nag-post na naman sa tweet. Oo. Nag-tweet na naman ang gaga. Sabi niya, hanggang hashtag na lang kayo. Ang sabi ni Joan Basa. Doon kay... Ay, magandang gabi po kay Kapitan Antiporda ng Binangonan Rizal. Geraldo Dindo Antiporda. Magandang gabi po, boss. Ito ah. Ang sinabi ni Layla Dilima, baka naman step down ang kailangan, hindi lockdown. Alam mo, aling Layla, ang sabi ko nga kanina sa'yo, sa tweet mo, nag-tweet din ako sa'yo. Ha? Ang sabi ko nga, Madam, remember me before you arrested? Tumawag pa ako sa phone mo, number mo, and na putang ina pa kita. Now, putang ina mo uli. Ayusin mo muna ang kaso mo. Yun ang sinabi ko sa tweet mo kanina. Sabay binalak mo ako, putang ina mo ka. Ha? Tapos binalak mo ako sa ano mo? Sa Twitter mo, binalak mo na ako, putang ina mo ka. Bakit? Ang gusto mo, ikaw lang ang magkukuda. Ang gusto mo, ikaw lang ang magko-comment sa mga wall mo, putang ina mo ka. Twitter yan, di ba? Ngayon, pag may nag-comment doon sa post mo at hindi mo gusto, ibablock mo na putang ina mo ka. Ha? Nasaan ang demokrasya doon? Hayop ka. Ha? Na sinasabi mong ang kailangan step down. Sino mag-step down? Si Digong? Bakit? Inutil na ba si Digong? Ha? Nalumpo na ba si Digong? Kayang-kaya pa nung mama magtrabaho. Kayang-kaya pa. Kita mo ngayong mama, birthday ngayon, 76 na ang edad. Ha? 76 na. Ha? Pero, ayun, matikas pa rin yung mama. Ikaw, Layla Dilima, hindi ka ba nakakahiya? Dati kang DOJ secretary. Dati kang Human Rights Commission o chairman. Anong akusasyon mo kay Digong? Balikan nga natin yung mga akusasyon mo dati. Ha? DDS! Nasang katutak ang pinapatay sa Davao. Hindi ba pinuntahan nyo pa yon? May nakita ka bang patay doon? Ha? Ni patay ng aso, wala nga doon sa tinuturo nyo ng libingan? Ha? Ang ipaliwanag mo, Layla Dilima, simple lang. Bakit nasama ang pangalan mo sa mga drug protector? Ha? Nung panahon mo bilang DOJ secretary? Tapos ngayon, mag-aasta ka na ikaw ay isang biktima ng administrasyon. Kung hindi ka naman maggaga. Ha? Putang ina mo ka. Kung hindi ka naman putang ina mo ka. Alam mo kaya nga sinabi ko, proud ako sa'yo na natawagan kita talaga dati na putang ina kita. Oh, proud na proud ako doon, promise. Na kung saan ay talagang hindi mo makain yung mga pinagkasabi ko sa'yo. Pukin ang ina mo ka. Ha? Ito yung pinag-usapan natin dati. Nasa akin pa yun eh. Saan na ba yung conversation natin? Putang ina kang babae ka. Ha? Kaya ako tuwan-tuwa talaga ako, promise. Nung namura kita noon. Ay, naku po. Talaga. Ha? Tuwan-tuwa ako, Layla. Promise, nung naputang ina kita. Yan yun, no? Yes po. Eh, alam mo, ewan ko ba, bakit hindi ka pa napapatay? Putang ina mo ka. Hello? Oh, dapat sa'yo pinapatay na eh, putang ina mo ka eh. Sino po ito? Senator Dilima, dapat sa'yo diba? Pinapatay. Diba? Bago kita natawagan noon, nung bago ka makulong, natawagan pa kita, naputang ina pa kita. Ha? Alam mo kaya nga sinasabi ko, proud ako na naputang ina kita. Ha? Samantalang, yung ibang mga supporter, yung ibang mga galit sa'yo, namumura ka lang sa Facebook, hindi ka natawagan, pero ako putang ina mo ka, naputang ina kita, kaya proud na proud ako dyan. Aling Layla Dilima, promise. Masaya ako dyan dahil naputang ina kita. Oo. Ha? Tapos akala mo naman kung magpapakalinis ka, putang inang to, akala mo matino. Ha? Ang dapat sa'yo, tama yung sinabi ng isang nag-comment, ikaw ang dapat mag-step down. Bakit? Sumasahod ka sa Senado na wala kang pakinabang. Ha? Sumasahod ka bilang senadora pero hindi ka humapasok dahil nakakulong kang putang ina mo.
Ah, tapos ngayon, isa kang preso, isa kang nililitis na kaso, bakit pinapayagan kang gumamit ang cellphone dyan? Bakit ina-allowed ka na mag-tweet-tweet-tweet-tweet sa social media? Di ba pag nakakulong, bawal ang cellphone? Bakit ikaw? Exempted ka ba? Ha? Bakit naka-cellphone ka dyan, putang ina mo ka? Baka nga mamaya, pati ikaw nanonood ka na naman ng mga kantutan ng kung ano, mga pinagnanasaan mong mga artist na mga indie film. Ha? Dapat sa'yo mag-step down. Hindi si Digong ang mag-step down. Ito ang sinabi mo sa post mo, sa tweet mo. Pukin ang ina mo ka. O, ayan o, nag-tweet pa ako sa'yo, putang ina mo ko, tapos binalak mo ako. O. Ikaw ang mag-step down. Hayop ka. O. Tapos ang kapal ng mukha mo, sasabihin mo, step down si Digong? Gago! Sino ka? Ah, malinis ba ang kamay mo? Alam mo, manang-mana ka talaga kay Chris Aquino eh. Kaya nga magkampi-kampi kayo nila Chris Aquino, no? Pare-pareho kayong mga pakantot, mga puta. Ha? Tama yung sinasabi ng grupo ninyo. Sino nagme-message na naman sabay? Ano? Ha? YouTube pala to. Oh, nag-nopikit yung YouTube sa cellphone ko. Ha? Huwag muna kayong mag-ano-ano kung ano mga sinasabi ninyo. Diyos ko mayo. Ha? Ha? Tignan nyo muna sarili ninyo. Gaano kayo kalinis? Ha? Gaano ba kayo katino? Ha? Nung panahon ninyo, ha? Ilang kabataan ang nasira sa droga? Ha? Ang, ito nga lang sa inyong problema eh. Si Digong, palaputang ina si Digong. Kayo, hindi kayo palamura. Kayong mga nasa liberal parte. Mga disinte, ika nga, disinting leader. Pero, disinting magnanakaw kayo. Yan ang hindi nyo kaya na matanggap sa sarili ninyo na isang palamura na parang kantuboy na isahan kayo. Yan ang hindi nyo matanggap. Ha? Hindi ba kayo makamove on, mga putang ina ninyo? Ha? Hindi ba kayo makamove on? Ha? Na natalo na kayo? Ha? Panahon tayo ng pandemic ngayon. Puro kayo kakupalan, puro kayo reklamo. Ibuti ka nga dyan, Laila Dilima, wala ka ng problema eh. Kahit nakakulong ka dyan, eh baka nga mamaya, ito nga. Alam mo kung sino nagbibigay ng pahintulot dyan? Misan nga itawag ko nga to kay Manong Vitellano Aguirre. Bakit ina-allow na magkaroon ng cellphone si Laila Dilima? Bakit nakakapag-post pa yan sa Twitter? Bakit nakakapag-active pa yan sa social media? Di ba pag nakakulong ka, bawal yan eh. Bakit? Eh baka nga mamaya, nanunod ka lang ng mga porn-porn. Tinitignan mo lang yung mga nagkakantutan doon, nagtsutsupaan, pampalamas ng libog ng katawan mo. Hindi ka ba nahiya niyan, Laila? Ha? Hindi ka ba? Sa bagay, talagang wala ka ng hiya eh. Dahil sadyang makapal ang pagmumukha mong putang ina mukhang babae ka. Ha? Sa bagay, ito ha, Lunes ha, bawal na magmura. Kasi, Holy Week na. Holy Monday na sa Lunes. Bawal. Magbanal-banalan muna tayo ng isang linggo. Hanggang April 4, magbanal-banalan tayo. Kaya sagadin natin ang pagpuputang ina ngayong araw na to. Ha? Pumasok na si Kristo eh. Palaspas na kanina eh. Ha? Kaya magputang inahan tayo ngayon. Ha? Yan ang hindi nyo matanggap, mga unggoy. Ha? Yan ang hindi nyo matanggap eh. Mga linti kayo eh. Pusasabihin nyo, walang respeto yung mama. Kayo, may respeto ba? Ha? Uy, naku po. Alam nyo, kayo na ang mga disente. Kayo na ang matitino. Kayo na ang magagaling. Ha? Si Digong na ang bastos. Ha? Nasa inyo na. Ha? Yan ang problema sa inyo, mga putang ina ninyo eh. Masyado kayong atat. Alam nyo, kahit hindi pa naman kayo nakaano, linisin nyo muna yung mga baho ninyo. Ha? Ayusin nyo na muna yung mga kawalang hiyaan na ginagagawa ninyo. Ha? Kasi kung ang mga tao nakikita nila na maganda ang ginawa ninyo nung panahon ninyo, bakit walang nanalo? Ha? Baka pati si Jailguard, malamang kinakabayo niya. Naku po.
De, aalamin natin yan. Oh, bakit pinapayagan yan? De, misa't tatawag na ako doon mismo sa Camp Crame. Yung director ng, ano, itatanong ko yung kay General Ilyasar kung sino ang head doon. Doon sa pinag-detention ni, ano, itatanong ko kay General Ilyasar. Tutas si General Ilyasar, pag humingi naman ng number ako ng ibang official, binibigay niya naman. Tatanungin ko nga, bakit ina-allow dyan? Ha? Nakakulong ang putang inang babaeng yan. Ha? Bakit nyo ina-allow dyan na mag-cellphone-cellphone at gumamit ng kung anong gadget? Ha? Pagpangkaraniwang tao, pasok ka agad. Ha? Eh dapat nga dyan kayo na dilima, pinatay na rin yan eh. Ha? Yan ang problema sa mga putang inang yan. Pa-VIP. Pasi ito pa nakakahiya. Ha? Sumasahod ka bilang senador, Leyla de Lima. Pero wala ka naman silbi. Ha? Wala ka naman nagagawa. Inutil ka. Hindi pa nakakahiya yun. Pukin ang ina mo ka. Ha? Tapos kung makaasta ka, sasabihin mo, ang kailangan step down. Ha? Hindi lockdown. Kundi ka ba namang gago? Sa bagay, talaga ka namang gago ka eh. Kasi kung hindi ka maggagot gaga, bakit mo gagawin yung mali? Di ba? Dapat alam mo, Leyla, hinahantay ka na. Oh, may naghahantay sa iyo, Leyla. Yung dating mayor ng Kalawang, Laguna, si Mayor Antonio Sanchez, hinahantay ka na nun. Ha? Ayun, marami rin tamot yun. Kaya lang patay na yung mama, na manyak din. Kagaya mo rin yun, Leyla de Lima. Parehas lang kayong manyak nung mama na yon. Ha? At pag na, ngayon, namatay na yon, sigurado sa impyerno ang bagsak nung kalahi mo rin yon. Ha? Ayun, yun ang tunay na justice na talaga nabigyan. Hanggang kamatayan, yun, bago nakalaya yung mama. Ha? Dapat sa'yo na yun na dilima, bago ka makalabas dyan, dapat patay ka na, putang ina mo ka. Ha? Next topic, Antonio Trillanes. Bago tayo pumunta sa topic natin dito kay Antonio Trillanes Tagago, starting po next week, ha? Next week po, magla-live na po ako dun sa isa ko pong YouTube channel. Ano po ba yung YouTube channel ko? Ito po pupuntahan ninyo, guys. Papakita ko po sa inyo to para alam nyo po kung ano yung isang YouTube channel ko. Yan. Ninyo Barsaga Official. Yan po. Mayroon. Yan na lang po kayo pumunta. Kasi, yun naman isa eh, tatanggalin ko na po yung isang YouTube channel ko. Diyan na po kayo lumipat. Diyan na lang po kayo pumunta diyan. Okay? Diyan na lang oh, para hindi kayo nahuhuli sa update at update kayo parati tungkol dyan sa mga post natin. Doon kayo pumunta sa isang mga channel live ko. Okay guys, diyan kayo pumunta. At higit na sa lahat nga pala, sabi ni Antonio Trillanes, nag-tweet din yung Kupal. Ito ang tweet ni Kupal na Trillanes. Yan. Di mo kasalanan kung binoto mo si Duterte noon. Dahil naghangad ka ng pagbabago at nalinlang ka kasi magaling siyang manloko. Okay. Sasagutin natin tong unang tweet niya. Ano yung sinabi mo? Na sinasabi mo na di kasalanan kung binoto mo si Duterte noon dahil naghangad ka ng pagbabago at nalinlang ka. Kasi magaling manloko, magaling siyang manloko. Una-una, alam mo sana Trillanes, ha, kung hindi ka naman baggago, kung hindi ka mabugok na hinayupak ang putang ina mo ka, ha, kaputa-putahan ng ina mo ka, ha? Una-una, lahat ng sumuporta kay Digong, gusto namin tuloy na pagbabago.
Ha? Yun ang nagustuhan namin kay Digong. At nagustuhan din namin kay Digong yung asta niya na palamura siya, parang siga sa kanto. Yun ang nagustuhan namin sa mama. Ha? Hindi namin gusto yung karakas ninyong mga dilawan. Una-una kayo, mga profesional, di ba? Ha? Asta mo, maayos, disente. Ganyan ang mga kalakas ninyong mga dilawan, di ba? Mas ginusto namin yung isang tao na palamura. Bakit? Kasi yung mama, nakita namin eh, iba ang style niya nung starting nung campaign. Nakita namin yung totoong makamasa niya. Nakita namin na may puso siya. Ha? Hindi kagaya ninyo na kumakaasta kayo, makadasal. Madasalin, malapit kay Damaso, malapit kay Cardinal, malapit kay Monsignor, hot-hot buto, sip-sip utin, dun kayo malalapit. Di ba? Malalapit kay Tagle, na isa rin demonyong Cardinal. Di ba? Ako, Katoliko ako. Ha? Pero ang sabi ko nga, ang respeto, kusang binibigay yan sa taong dapat irespeto. Pero kung ka nararapat kayong iputang ina, eh dapat lang iputang ina kayo. Ha? Pero alam mo, Trillanes, ah, baka yun naman sinasabi mong magaling siyang manloko si Digong. Unang-una natatandaan ko, Trillanes, 2015, pinuntahan mo si Pangulong Duterte. Di ba? Nag-apply ka sa kanya bilang running mate eh. Alam ko yun eh. Ha? 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 Yun ang alam ko eh. Ha? Nag-apply ka. Pero, nireject ka ni Pangulong Duterte nung siya ay mayor pa, nireject ka ni Mayor Duterte. Ha? Kasi nga, amoy na amoy ka na ni Mayor Duterte na isa kang kupal. Ha? Isa kang tanga. Trillanes. Kaya ka nga nireject ni Pangulong Duterte nung ikay nag-apply na bilang Vice Presidente. Dahil nga wala kang kwenta. Ha? Baka mamaya, ikudita mo pa siya, traidorin mo pa si Pangulong Duterte. Kaya kanya tinabla noon. Di ba? Ngayon, sasabihin mo, manluloko si Digong. Bakit? Pinaasa ka ba niya? Pinangakuan ka ba ni Pangulong Duterte? Nabibigyan ka niya ng pwesto? Ha? Ha? Hindi mo lang matanggap sa sarili mo. Isa lang hindi mo matanggap kay Digong eh. Ha? Isa lang ang hindi mo matanggap, Trillanes. Yung ikaw ay nireject. Ha? Na kung saan? Mayor. Ha? Nag-aambisyon na alam mong malakas si Digong, na akala mo mauuto mo si Digong, pero yung gusto mo ay hindi mo nakuha kay Pangulong Duterte. Kaya ganyan ang galit mo sa mama. Ha? At ang natanggap niya, at ang nagtiis, yung isang balingbing na si Cayetano. Ha? Yun, isa rin yung balingbing din yung si Cayetano. Magkakapartido kayo niyan, eh. Puro parehas-parehas kayong mga dilawan. Di ba? Ngayon, Trillanes, yung sinasabi mo na magaling siyang manloko, nasaan siyang panloloko niya kung di ka ba gago? Ha? Isa ka rin kupal. Ha? Tapusin mo na. Ha? Ang karir, tapos na ang karir mo, Trillanes. Putang ina, ikaw pa na, nung ikaw nagkudita-kudita, ha? Pinagkukuha ninyo yung mga kutsara, ha? Doon sa Manila Peninsula na para kang patay gutom, ha? Tapos bandang huli, susuko-suko ka din pala kung saan binitbit ka ni General Barrias, ha? Sinalakluban ka? Akala mo na pakalinis mong taong putang ina mo ka? Ha? Tigilan mo yung kagaguhan mo, putang ina mo ka. O ito pa sabi mo. Pero, matinding katangahan na kung hanggang ngayon ay makaduterte ka pa rin pagkatapos ng mga patayan, pangungurakot, pagpapahirap at kapalpakan ni Duterte. Ito, tatsagutin kita dito. Pero, katangahan ma. Pero, matinding katangahan na kung hanggang ngayon ay makaduterte ka pa rin pagkatapos ng mga patayan. Nasaan ang patayan na sinasabi mo? Ha?
Si Digong ba ang pumatay? Si Digong ba ang bumaril? Ha? Ah? Baka naman ang sinatumbok mo rito yung sinasabi mong patayan. Una-una ang nakikita ko rito yung sinasabing patayan sa mga drugs. Baka nga ang nagpapatayan, pati yung mga nasa droga eh, sila-sila na nagpapatayan eh. Para hindi na maglaglagan eh. Ha? Para hindi na magkantahan eh. At isisi ng isisi na lang sa administrasyon. Ha? Yun na lang ang nakikita nyo dyan eh. Puro, baka nga pati pangutot ni Pangulong Duterte, sasabihin nyo tumain ng tubol kahit umutot lang yung mama. Ha? Umutot lang yung tao, sasabihin nyo tumain na ng tubol. Ha? Diba? Ganyan kayo kagago. Ganyan kayo kawalang hiya, mga putang ina ninyo. Ha? Tapos sasabihin mo, patayan, pangungurakot. Ha? Paano pangungurakot? May na-file na bang kaso kay Digong? Na siya ay nangurakot? Ha? Kung meron kayong katibayan na nangurakot si Digong, bakit hindi mo i-file sa ombudsman or pailan mo ng impeachment? Ha? Bakit hindi ka mag-file ng impeachment? Tutal, atat na atat kayong kumuha ng impormasyon laban sa kanya. Ngayon, sinasabi mo, pangungurakot. Nasaan ang pangungurakot? Ha? Nasaan ang pangungurakot ni Digong? Meron bang ebidensya? Ha? Alam nyo, kayong mga anti, ganyan ang mga akusasyon ninyo. Ha? Sabagay, ang trabaho ng oposisyon, mangwalang hiya, manira, ha? Sirain ang magandang ginagawa ng gobyerno. Ganyan ang mga oposisyon. Nakaramihan dyan, mga kapartido ng mga komunista. Hindi ba kayo nahiya? Ha? Putang ina mo ka, Trillanes, naturingan ka pa naman dati kang kadet, dati kang PMA alumni. Ha? Pero balasubas kang putang ina mo ka. Ha? Wala kang utang na loob sa sambayan ng Pilipino. Ha? Nagtaksil ka, hayop ka. Ha? Pusa sabihin mo, pangungurakot, pagpapahirap at kapalpakan ni Duterte. Una-una, ito ha, hindi pa presidente si Duterte, sandamakmak na ang mahihirap na kababayan natin. Ha? Hindi kasalanan ng administrasyon kung ang tao ay mahirap. Ha? Ang sabi nga ng salita ng Diyos, humanap ka at magbalat ka ng buto. Ha? Hindi kasalanan ng administrasyon na pakainin ang lahat ng Pilipino. Ha? Natural panahon ng pandemic ngayon eh. Lahat tayo nakakaranas ng paghihirap. Kung ako nga putang ina mo ka, pati yung panlalaki ko pag chuchupa-chupa ko, nahinto yan. Ha? Dahil sa pandemic na to. Ha? Hindi ko magawa na mag-akyat ng lalaki dito nang galing dyan sa Maynila. Tapos kung makaasta ka putang ina mo ka, kala mo, matino ka? Pusa sabi mo, kapalpakan ni Duterte. Bakit? Ano bang kapalpakan ni Digong? Ha? Normal ang isang presidente na magkaroon ng pagkakamali. Pero kay Digong, kahit nagkakamali ng mama yung mama, pinipilit niya pa rin ituwid ang pagkakamali. Ha? Kayo, sasabihin niyo patay ang demokrasya ng bansa? Ha? Kung patay ng demokrasya, putang ina ninyo, bakit nakakapag-post kayo ng mga nakakapag-tweet pa kayo ng ganyan? Ha? Bakit nakakapag-tweet pa kayo ng mga ganyang tweet-tweet nyo na yan? Ha? Yan ba ang patay na demokrasya? Ha? Yan ba sinasabi niyong patay ng demokrasya, mga putang ina ninyo? Ha? Yan ang problema sa'yo, Trillanes. Ha? Masyado kang malinis, kunwari. Pero may tubol ka rin tinatago sa bayag mo. Ha? Huwag kang masyadong nagmamagaling. Ha? Mabantot ka rin, pukin ang ina mo ka. Ha? Kaya tigil-tigilan nyo. Ha? Tapos nag-aambisyon ka maging presidente ng Republika ng Pilipinas sa 2022? Bakit hindi mo gawin? Ituloy mo! Nang malaman kung talagang sinong boboto sa'yo, tapos magbabanta ka, si Digong ipapakukulong mo sa 2022 pagkatapos ng term? Ha? Ipapakukulong mo? Bakit? Husgado ka ba? Ha? Ganun ba kadali magpakulong? Ha? Kung di ka na magago, bobo. Kung si Digong nga abogado, piskal. Ha? Pus magbabanta ka ng ganyan? Ha? Kung di ka magbugok. At tandaan mo, may batas tayo. Pag ang tao 70 plus na, ibawal na raw ikulong. Eh 76 na ang Pangulo ngayon, oh. Pagbaba niya ng term, 77 na siya.
Oh, ano'y kukulong mo pa ron? Kung di ka magago. Bugok. Alam mo, Jay, ano? Trillanes, ang gawin mo na lang ganito, makipagjakulan ka kay Jim Paredes. Ha? Makipagsalsalan ka kung sino ang malaki ang bayag sa inyong dalawa ni Jim Paredes. Ha? I-challenge mo si Jim Paredes. Ha? Kung gusto mo, yung pinsan ko nanonood ngayon, si Raymond Ruelo. Ha? Hamonin mo rin yan ng jakulan. Nako, hindi ka uurungan ng pinsan ko. Nay! Uragon ba gayan si Raymond Ruelo? Yan, basta Truelo, the best yan. Sa mother side ko yan. Di ba, Noy? Oh, Raymond Ruelo, ba't di ka mag-comment yan? Isa-challenge ka daw. Ni Trillanes, nagjajakulin kayong dalawa, magjakulan daw kayo. Mga arog ba kayan? Magsalsalan ka mong duwa. Nakapa, nanunod lang yung bisa ko, nakita ko yung pangalan, oh. Raymond Ruelo is watching. Tangina, nadama yung pinsan ko sa katarantaduhan ko. Sabi niya, hindi na nagko-comment si Gago. Nanonood lang si Raymond, no? Sabi, putang ina to, misa nang hala ako makapasok na makapanood. Napansin pa pangalan ko, papasok pa sa pagjajakol. Sabi yung pinsan ko, mamaya magtatawag na naman niya, insan, ba't mo naman ako sinama dyan? Uragon pa kayan? Ganito na lang gawin mo, Trillanes. Kung gusto mo, kantutin mo si Lenny Robredo. Dakula na baga ang buray ng arog na babaeng yan. Dahil ka ba, tutol nga ni baga ika, taga-Bicol ka man. Di ba, Manoy? Taga-Bicol ka man tabi. Si Lenny Robredo, saru man na taga-Bicol din baga yan. Oh, katahid man lang nga ni ng barangay namin duman sa Naga. Ika nga ni taga-Bicol ka man. Oh, ngunyan, mag-apply ka nga ni duman kay Lenny Robredo na ika na lang nga ang magkikido-kido. Di ba? Total nga ni, ikaw na nga ng partido ka mo. Puta! Di ba? Gabos ka mo mga puta! Mga patay gutom! Sabik na kasi kayo na makabalik sa gobyerno. Noy, yan ang hindi nyo magawa. Di ba? Yan ang day nyo ni Magibo na makaarog ka, makapurma-purma ng arog kayo sa digdig sa gobyerno ni Duterte. Di ba kayo nasusubog sa mga ginigibon yung sa ginigibon nindo? Kasupog ba baga yan, Noy? Di ka ba mananganin na supog sa ginigibon mong yan? Ay, buray, Noy. Ah, maray pa nga, ang gibuhon mo na lang nga ni Trillanes, di ka na nga ni magparalaog duma sa politiko. Kasupog ba ang ginigibo mo? Bulik na yan. Ika nga niya, Bicolano, Bicolana. Mga araw ba kayan? Ang gabos na Bicolano, tultol. Ha? Di ka ba nasusupog niyang Trillanes? Di puta ka talaga, Noy. Talagang uragon ka. Pero nga niya si Lusik mo. Sadit-sadit lang naman nga niya ang Lusik mo. Naibulong ba ka sa kuya yan ang kaklase mo sa PMA? Sadit lang na bagada ang buto mo. Oh. Sadit-sadit man lang nga niya ang buto mo. Maray nga niya dahil nga niya yung ibang nga niya naghihiling sa kuya ngunya sa lepo dahil man ara magbikol. Oh. Di ka ba nasusupok sa ginigibo mo niyan? Ang bayag mo nga niya, sadit! Maitumpa! Ay, buray na yan. Mayo na. Di ka ba nasupok sa ganyan? Oh. Oh. O ay no, sabi nung isa, giatay, Tagalog na lang po, no. Alam mo, Trillanes, ang sabi nila, aso ka. Ha? Pero wag nyo itutulad si Trillanes, mga kababayan, sa mga aso. Ha? Wag nyo pang itutulad. Kasi ako, dog lover po ako eh. Ha? Ito po, ito, meron tayong aso dito. Si Sisi. Sisi! Sisi! Hello, Sisi! Oh. Sisi? Hello, Sisi! Kita mo, Trillanes? Aso yan! Ang asawa niya nandoon nakakulong si Leo. Si Leo, manyak yung kagaya mo. Warprek. Ayun, warprek si Leo kaya nakakulong dun. Ito si Sisi nandito sa sala. Hindi ka ba nahihiya niyan? Sabi, Tagalog na lang, please, para maintindihan. Di ba? Ay, problema nyo po yan kung di nyo po maintindihan ang lingwaheng binabanggit ko. Di ba? Di ba?
Maray na bangge sa gabos sa mga taga Bicol. Ayusin mo, Trillanes, ang ginagawa mo. Tapos ka na. Ha? Kung ikaw ay noon senador ka, kung may ginawa kang mabuti, disin sana hindi ka nakakatikim ng pambubuli ngayon sa social media. Hindi sin sana minumura at pinuputang ina mo ka. Ha? Kung maayos ka. Ha? Kaya ka pinuputang ina. Ha? Kasi nga, deserve mo na iputang ina ka. Ha? Deserve ka na iputang ina mo. Sampo ng kapartido mo na mga dilawan. Mga hinayupa kayo, mga putang ina ninyo. Anong lingwahe yan? Ilocano o Bicol? Bicol po, Bicol, Bicol. Ha? Karapat dapat lang kayong iputang ina dahil kaputa-putahan ng ina ninyo. Ha? Ang dapat sa inyo, Trillanes, ginakul-jakul na lang kayo ng tatay ninyo. Ha? Yan ang dapat sa inyo. Ha? Yan ang dapat sa inyo, mga puki ng ina ninyo. Alam nyo guys, ha, doon may mga nagme-message sa akin, mga vlogger, na nag-i-email sa akin, meron taga-Europe nag-i-email, na kung saan humihingi siya ng paintulot na i-upload niya daw yung video ko sa kanilang channel. Okay lang ho yan. I-upload nyo kung gusto nyo nang i-upload. Mag-re-upload kayo kung gusto nyo. Huwag na po kayo mag-email sa akin. Pwede nyo naman pong kunin ang mga video natin eh. I-upload nyo naman po yan. Okay lang po yan. Oh, para lalong maipakalat sa mga puki ng inang yan na tarantado sila, mga hinayupak sila. Ah, mga putang ina ninyo. Dapat lang kayo iputang ina. Baka maglobat eh. I-charge lang natin. Iyan. Ah, dapat lang kayong iputang ina. Dahil kami ang nagbabayad ng buwis sa inyo na ninanakaw nyo pa. Ha? Kaya karapat-dapat lang kayong iputang ina nyo. Guys, muli, magandang gabi po sa inyo lahat. Again, happy birthday kay Pangulong Duterte sa ngayon sa kanyang ika 76th birthday. Thank you very much. At syempre, uulitin ko po yung kaninang tawag sa akin ni Senator Bongo. Kung may mga gusto daw na magpatulong para sa mga medical assistant, pwede ko na po kayong ilapit kay Senator Bongo. At sinabi ko naman sa kanya na ayokong doon sa isang tauhan niya dahil malabong kausap yun, ang daming chichibureche. Ngayon, sagot niya, narinig niyo naman, sa kanya ko na irerekta ang lahat ng mga nagpapahingi ng medical assistant. Pwede niyo na po kong i-message, bibigyan ko kayo ng date kung anong araw tayo pwedeng mag-video call. Okay? Kaya guys, maraming salamat. Muli, bago ako matapos, kung meron kayong mga notebook, lapis, or bag na luma na, na hindi na nagagamit, nandyan lang sa bahay ninyo, naka-stack na yung mga lumang bag ng mga anak ninyo, na sa tingin ninyo ay wala nang pakinabang dahil luma na, may pakinabang po yan dito sa Cordillera Region. Pwede po natin ipamigay yan sa mga kabataan na estudyante na mag-aaral dito po sa iba-ibang part. Sana guys, matulungan niyo po kami at paki-PM na lang po ako dito sa aking Facebook account or sa aking personal cell number 0927-373-2213. I repeat, 0927-373-2213. With Viber na po yan. Kahit nasa abroad ka po, naka-Viber po yung cell number ko po na yan, pwede niyo po tayong magka-video call po doon sa Viber.